Vanessa's POV. Pilit kong pinapakalmang sarili ko habang nakatayo dito sa loob ng banyo. Pilit kong inaalala kung may nakain ba akong mali, pero sa huli, sumakit lang ang ulo ko. Alam kong hindi basta-basta bumibili ng pagkain sila Carmina sa kung saan-saan lang. Baka naman nagkataon lang kaya bigla ko nagkaganito. Baka din nasobrahan lang din ako ng iyak. Nagmumumog at naghilamos na lang muna ako bago nagpasyang lumabas ng banyo. Baka gising na si Clarence at hinahanap ako nito. Sunshine, maaga pa. Hindi ka ba komportable dito sa tabi ko? Kagad na salubong ni Clarence sa akin. Pagkalabas ko pa lang ng banyo, sinipat kong orasan na nasa wall ng kwarto at agad kong napansin na halos alas 6 pa lang ng umaga. Kagad akong lumapit kay Clarence at dinama muna ang noon nito bago sumagot. Nasanay siguro ako sa mansyon na kapag may pasok sa school ay maaga ako nagigising. Hindi ba't ganitong oras din tayo gumigising noon? Sagot ko sa kanya. Pilit ako nagpaskin ng ngiti sa labi. Are you sure? I mean, may masakit ba sa'yo? Bakit parang may kakaiba sa mukha mo ngayon? Sagot nito habang titig na titig sa akin. Kaagad ko namang nahawakan ang pisngi ko sabay iwas ng tingin sa kanya. Ha? Wala. Baka kulang lang ako sa tulog. Teka, nagugutom ka na ba? Gusto mo ibili kita ng makakain? Wika ako sa kanya. Hinawakan muna ako sa kamay nito bago sumagot. Ayos lang ako. Ang sarili mong kalusugan ang dapat mo intindihin. Huwag mo nang estresin ang sarili mo dahil sa nangyari sa akin. Promise, magiging maayos din ang lahat. Babalik din ulit tayo sa dati. Sagot nito. Kaagad naman ako napangiti. Siyempre naman. Alam kong kaya mong lahat ng ito, Clarence. Nandito lang ako sa tabi mo. Of course, pati ang buong pamilya. Sagot ko. At pamilya mo na din. Halika nga dito, Sunshine. Yakapin mo nga ako. Gusto ko madamang init ng katawan mo ngayong umaga. Paglalambing na wika nito. Mabilis kong hinalikan ito sa labi, sabay magaan na niyakap. Natatakot kasi ako na baka masagi kong sugat niya. I love you, Sunshine ko. Narinig ko pang bulong ito sa akin. Automatikong napangiti naman ako. I love you too, Clarence. Sagot ko pa habang nakapikit. Halos na natili din kami ng ilang minuto sa ganong posisyon bago ko naisipang kumalas mula sa pagkakayakap sa kanya. Hinaplos pa nitong pisngi ko bago nagsalita. Nagugutom ka na ba? Mag-order ka na lang na makakain online hanggat wala pa si Lumomi. And don't worry, magra-request din ako mamaya ng isa pang bed dito sa loob ng kwarto. Para naman kahit papaano makatulog ka ng maayos habang binabantayan mo ko dito sa ospital. Malumaning na wika nito. Parang gusto ko lang ng hot drinks. And regarding naman sa bed, bakit ayaw mo na ba akong katabi sa pagtulog? Huwag mo akong isipin, Clarence. Ayos lang talaga ako. Nagkataon lang siguro na naninibago ako sa environment. Or dahil late na din ako nakatulog kagabi. Kaya medyo hindi maayos ang pakaramdam ko ngayon. Pag-amin kong sagot sa kanya. Tumitig muna to sa akin bago tumango. Mamaya pagdating nila, Mommy, pwede ka na umuwi muna ng masyon para makapagpahinga ka ng maayos. Ayaw ko naman na pati ikaw magkasakit dahil palagi kang napupuyat sa pagbabanti sa akin dito. Baka sa tono ng boses itong pag-aalala. Kaagad akong umiling. No, gusto ko dito lang ako sa tabi mo palagi. Huwag mo na akong isipin pa, Clarence. Ayos lang talaga ako. Ayaw kitang iiwan. Maliit lang na bagay ito kumpara sa laki ng pasasalamat ko dahil sa pagkaligtas mo sa aksidente. Sagot ko. Pinisil mo ng palad ko bago ito tumango. Are you sure? Nananantya nitong sagot. Kaagad akong tumango. Yes, lalong hindi din ako makakapagpahinga ng maayos sa mansyon. Lalo lang ako hindi mapapalagay doon. Iba pa rin na palagi ako nasa tabi mo. Nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi naman nakaligtas sa paningin kong kislap ng tuwa sa mga mata nito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Katulad ng pangako ko kay Clarence, hindi ko talaga ito iniwan dito sa ospital. Kahit na anong pilit nila Tita Frida at Tito Malik na umuwi muna ako ng mansyon para makapagpahinga, pero magalang kong tinanggihan lahat ng iyon. Ewan ko ba, pakaramdam ko, nakakabit ng buhay ko sa buhay ni Clarence. Ganun talaga siguro kapag mahal na mahal mong isang tao. Kaya mong gawin lahat makapiling lang siya palagi. Nang tuluyan na din ako hindi nakapasok sa school, pero sinabi nila Tita Frida na gagawa na lang nila ng paraan para makapag-aral pa rin ako once na tuluyan ng gumaling ang mahal ko.
Ayos lang naman sa akin kung huminto muna ako ngayong taon dahil mas matimbang pa rin sa akin si Clarence. Gusto ko na ako mismong personal na mag-aalaga sa kanya. Pag-uusapan na lang daw namin lahat ng ito once na tuluyan na makalabas ng ospital si Clarence. Nagpapasalamat na din ako dahil mabilis lang din naka-recover si Clarence sa mga nangyari. Halos pagaling na din lahat ng sugat nito sa katawan, maliban na lang siguro sa kanyang binti na napuruhan talaga. Pero sinigurado naman ng doktor nito na magagawa naman daw ng paraan para makalakad ulit si Clarence ng maayos. Aabot nga lang ng ilang buwan, kaya lang kapag pursigido talaga ang pasyente na tulungan ng sarili, wala namang imposible doon. Sa wakas, makakauwi na din tayo, Sunshine. Tapos na din ang staycation natin dito sa ospital. Nakakasawa na din ang environment dito. Promise, hindi na talaga ako babalik pa sa lugar na to. Pagbibirong wika ni Clarence sa akin. Nakaupo na ito sa wheelchair at hinihintay na lang namin si Lomami na nakikipag-usap sa doktor para tuluyan na kaming makalabas. Halos mahigit isang linggo din kami dito sa ospital. Sobrang namiss ko ng mansyon at mahiga sa malambot na kama. Mabuti na lang at sa buong pananatili namin dito sa ospital, hindi na ulit sumama ang pakiramdam ko. Hindi na nasundan ang pagsusok ako. Pakiramdam ko talaga, nakakain lang ako ng sirang pagkain eh. O baka naman nalipasan ako ng gutom, kaya nasira ang tiyan ko kinaumagahan. So ayos na, pwede na tayong umuwi. Nakangiting wika ni Tita Malik habang papasok dito sa loob ng kwarto. Nakangiting nakasunod sa kanya si Tita Frida. Anong sabi ng doktor, ma'am, dad? Kaagad na tanong ni Clarence sa mga ito. Nilapitan ni Tita Frida ang anak bago sinagot. Puro positive, huwag kang mag-alala. Ilang buwan lang ang bibilangin, balik na sa dating lahat. Nakangiting sagot ni Tita. Kaagad ko napansin ang excitement sa mga mata ni Clarence habang hawak nitong kamay ko. Naku, salamat naman po kung ganon. At least, wala nang dahilan para palaging uminit ang ulo niya. Nakangiti kong sagot. Kaagad naman nagkatawanan sila tita tito samantalang si Clarence naman na hinapit nitong bawang ko. O diba, nakaupo pa yan sa wheelchair pero may paganyan pa siya. Walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ng puso ko dahil sa wakas muli naming nalagpasan ang isang malaking dagok na nangyari sa aming buhay. Mabilis lang naman kaming nakauwi ng mansyon. Kita kong saya sa mukha ni Clarence habang nililibot nito ang tingin sa paligid. Kompletong buong pamilya at mukhang magkakaroon pa yata ng family day celebration kahit hindi naman weekend. Pagkababa pa lang namin ng kotse kaagad na sumalubong si Julian at Carmina sa amin pati na rin ang iba pang mga pamangkin ni Clarence. Kanya-kanya silang bigay ng pagbati sa kanilang uncle. Nag-wish din sila na sana'y tuloy-tuloy ng paggaling ni Clarence na siyang lalo kong ikinatuwa. At least, ramdam ko na iisa lang ang hangarin naming lahat ngayon. Ang tuluyang makarecover ang mahal ko mula sa aksidenteng iyon. Uncle, pasensya na. Hindi ako nakadalaw sa iyo sa ospital. Pinagbawalan kasi ako ni Mommy eh. Wika ni Julian ang isa-isang nagsipag-alisan ng mga pinsan nito. Hinalikan pa nito sa pisngeng kanyang uncle kaya naman kaagad itong inasikan ni Clarence. It's okay. Matipid na sagot ni Clarence. Pasimple pa nitong pinunasan ng kanyang muka. Tingnan mo nga naman ang arte talaga nito. Pamangkin lang naman ang humalik sa kanya. Paano hindi kita pagbabawalan? Halos mamatay ka na sa morning sickness mo. Napakahirap mo din pakainin dahil lahat ng kinakain mo sinusuka mo. Sagot naman ni Ate Juliana. Kaagad namang napasimangot si Julian. Tss! Kaya pala ganyan ang itsura mo para ka ng buhay na bangkay? Buti pinagtsatsagaan ka pa ni Dimitrio. Sagot naman ni Clarence. Baka sa boses itong pangasar para sa pamangkin. Hindi naman namin maiwasan ni Carmina ang matawa. Uncle naman, normal lang sa naglilihang ganitong itsura at hindi nangyayaring pagsawaan ako ni Dimitrio. Mahal ako noon, inis naman na sagot ni Julian. Inirapan pa nitong kanyang uncle bago nag-walk out. Napapailing na lang si Ate Juliana na nasundan ang tingin ng anak. Pagpasensyahan nyo ng malditang yun. Hindi ko na nga malaman ang gagawin ko sa batang yun habang tumatagal. Lalong pumapangit ang ugali. Siguro dala lang sa hirap na naranasan niya ng sa kanyang paglilihi ngayon. Hinging paumanhin ni Ate Juliana. Nakakaunawa naman akong tumango. Ayos lang po ate. Ito din kasing si Clarence so walang preno kong mag-inis eh. Sagot ko. So ayos ka na bro. Kaunti na lang at balik na sa dating lahat.
Wika naman ni Ate Gif. Naglalakad dito palapit sa amin at kaagad hinalikan sa pisngi si Clarence. Nakangiti din ako nitong binalingan ng tingin at nakipagbeso pa sa akin. Salamat nga pala, Nika, at napagtsagaan mong ugali nitong kapatid ko. Pahabol na wika nito. Ayos lang po, Ate. Wala naman po tayong ibang hangad sa ngayon kung hindi tulungan na gumaling kaagad si Clarence. Nakangiti kong sagot. Ano nga palang sabi ng doktor niya? Tanong naman ni Ate Gif. Kailangan daw pong sumailalim sa therapy si Clarence para bumalik sa dating paglakad niya. Pero kailangan mo nang hintayin maghilom lahat ng sugat niya bago gawin yon. Sagot ko. Kaagad na napatango si Ate Gif bago sumagot. Mabuti naman kung ganun, at least inassure ng doktor na magagamit niya pa rin ang maayos ang na-injured niyang binti. Nakangiti nitong sagot. Ilang bagay pang napag-usapan bago nagaya si Clarence na pumasok muna ng kanyang kwarto. Gusto daw muna nitong magpahinga. Kaagad ko naman itong sinamahan. Mabuti na lang at may mga bodyguard ito't sila nang bumuhat kay Clarence habang nakaupo sa wheelchair pagkaakyat ng second floor. Kung hindi baka mahirapan talaga kami. Ang bigat pa naman itong mahal ko. Sa tulong ng mga bodyguards na nagbuhat kay Clarence, maayos itong nakaakyat ng kanyang kwarto. Mula sa wheelchair, kagad na din itong nagpalipat ng kanyang kama. Mukhang katulad ko, namiss din yata nitong kanyang sariling higaan, kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng tuwa habang pinagmamasdan nito. Laking pasasalamat ko sa Diyos dahil tuluyan na natanggal ang halos lahat ng benda sa katawan nito. Maliban na lang sa kaliwang binting na puruhan talaga dahil sa aksidente. Gayunpaman, masaya ako dahil alam kong babalik din sa dati ang lahat. Matapang si Clarence at alam kong walang pagsubok ang hindi nito kaya malagpasan. Ano nga palang gusto mo? Gusto mo bang ikuha kita ng makakain sa kusina para naman malam na ng sikmura mo bago ka matulog? Malambing kong tanong sa kanya nang kaming dalawa na lang ang naiwan dito sa kanyang kwarto. Abala ang halos lahat ng miyembro ng pamilya sa ibaba. Gustong ipagdiwang nila Tita Frida, Tito Malik, pati nandit ng mga kapatid ni Clarence ang kanyang agarang paglabas sa ospital. Mas mabuti nga yun para naman magkaroon pa ng lalo na motivation si Clarence na magpagaling. Nope, busog pa ako. How about you? Gusto mo bang kumain? Parang kakunti lang yata nakain mo kanina sa ospital. Sagot dito sa akin. Umiling din ako. Ganito naman talaga to palagi. Marami o kakaunti ang kakainin ko. Palaging bukang bibig nito na kaunti lang daw ang kinakain ko. Nasanay na ako sa kanya. Kung ganun siguro, kailangan mo na mag-prepare para matulog para makapagpahinga. Bago tayo ulit bababa mamaya, hinihintay ka na din ng mga kapatid mo. Teka lang, punasan mo na siguro kita at palitan ng damit pantulog. Para naman maging komportable ka. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kung ayos lang sa'yo, why not? Of course. Masaya ako maramdaman ang pag-aalaga mo sa akin, sunshine ko. Yun nga lang, hindi ko muna masusuklian ang ginagawa mong pag-aalaga sa akin ngayon. Hindi pa kasi ako makakilos ng maayos eh. Sagot nito. Nakakaunawa ko naman itong nginitian. Ayos lang yun. Huwag kang mag-alala, ililista ko lahat ng utang mo sa akin para masingil kita pagaling mo. Pabiro kong sagot habang nakangiti. Kaagad naman itong tumawa. Hindi ko tuloy maiwasan na titigan to sa kanyang mukha. Kahit siguro maghapon kung titigan ang mukha nito, hindi ako magsasawa. Lalo kasi itong gumagwapo sa paningin ko. Pakiramdam ko nga napakaswerte ko sa kanya. Kahit na nasa ganito itong sitwasyon, hindi pa rin ito nagkulang para iparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Lalo naging istrikto sa ibang tao si Clarence pero kapag akong kaharap nito, palagi itong nakangiti. Lalo tuloy naramdaman ng puso ko kung gaano ako ka-special sa kanya. Kaya naman susuklian kong pagmamahal na binibigay niya sa akin ng higit pa. Aalagaan ko ito sa abot ng aking makakaya. Oh sunshine, natulala ka na dyan ha? Matagal ko nang alam na pogi ako, kaya wag mo akong titigan ng ganyan. Tatawa-tawa nitong wika. Mahina pa nitong pinisilang ilong ko kaya naman hindi ko maiwasang mapakurap. Hindi ko na lang namalayang kanina pa pala ako nakatulala. Nakakahiya tuloy sa kanya. Ha? Sorry, ano nga ulit yon mahal kong Clarence? Nakangiti kong tanong kahit nang totoo'y nakaramdam ako ng konting hiya sa kanya. Baka kung anong isipin nito sa akin, mabuti na lang at hindi tumulong laway ko habang nakatitig sa kanya kanina. Sabi ko, akala ko babalak mo kong punasan. Bakit ka nakatulala dyan? Nakangiti nitong tanong. Bakas ang panunudyo sa mga mata nito kaya naman kaagad ako napaiwas ng tingin.
Nagmamadali akong tumayo mula sa pagkakaupo sa kanyang tabi dito sa kama at nagmamadaling naglakad patungo sa banyo para kumuha ng basang bimpo at gamitin para pangpunas ng katawan nito. Ah, oo nga pala. Sorry po, wait lang at kukuha lang ako ng gamit. Sagot ko't nagmamadaling pumasok sa loob ng banyo. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit ako nagkakaganito ngayon. Sanay naman akong palaging katabi si Clarence pero ibang epekto niya sa akin ngayon. Siguro dahil hindi na kami halos naghihiwalay kaya ganon. Mabuti na lang at kompleto sa mga gamit itong banyo ni Clarence. Lahat yata ng mga kailangan ito nandito na sa loob kaya naman kagad akong kumuha ng bimpo at tinapat sa gripo para basain. Kung may palanggana sana mas mabuti pero dahil wala, magtsatsaga na lang ako na magpabalik-balik ngayon dito sa banyo. Pagkalabas ko ng banyo, kaagad ko napansin na nakapikit na si Clarence. Mukhang natagalan yata ang paglabas ko mula sa banyo at nakatulog na to. Gayunpaman, nagpasya na muna akong pumunta sa kanyang walk-in closet para kumuha ng pantulog na pwede ipamalit sa suot niya ngayon. Pipilitin kong mapunasan ang buo nitong katawan para naman makaramdam din siya ng kaginhawaan at makapagpahinga ng maayos. Clarence, tulog ka na ba? Mahina ko pang tawag dito na muli ako makalapit ng kama. Unti-unti naman itong dumilat sabay tango. Yeah. So pupunasan mo na ba ako? Nakangiti nitong tanong. Kaagad naman akong tumango. Oo, pero kailangan muna nating hubarin ang t-shirt mo. Papalitan na rin kita ng kasuotan para mas lalo ka maging komportable. Nakangiti kong sagot. Sabay kuha ng remote ng aircon at hininaan to. Ayaw kong lamigin ito habang ginagawa kong proseso ng pagpupunas sa kanyang katawan. Akma namang babangon to ng kama pero kagad ko tong sinuway. Wag na, ako nang bahala sa'yo. Relax ka na lang. At sinabi ng doktor, hindi dapat mapwersa yung binti mo. Kailangan gumaling kaagad ang sugat para maumpisahan ang therapy mo. Nakangiti kong awat sa kanya. Hinawakan ako nito sa aking kamay sabay tango. Thank you, napaka maalalahanin mo talaga. Hindi ako makapaniwalang sa kabila ng nangyari sa akin. Nandito ka pa rin sa tabi ko. Ginagawa mong lahat para maalagaan mo ako ng maayos. Thank you, sunshine ko. Sa totoo lang, takot na takot ako sa nangyaring ito sa akin. Mabuti na lang at nandito ka palagi sa tabi ko. Palagi mong pinaparamdam sa akin na ayos lang kaya naman. Lalo ako nagiging matapang para tulungan ang sarili kong gumaling kaagad. Madamdamin itong sagot sa akin. Pigil ko naman ang sarili kong dahil sa sinabi nito sa akin ngayon. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan pa magpasalamat sa akin, Clarence. Masaya ako na pagsilbihan ka. Kahit na anong mangyari, hindi ako aalis sa tabi mo. Dahil na-injured ka ngayon, ramdam na ramdam ko pa rin ang pag-aalaga mo sa akin. Kaagad lumamlam ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaagad ko siyang niyakap at mabilis na hinalikan sa labi. Ipangako mo sa akin, kahit na ano pagsubukan dumating, huwag ka basta-bastang sumuko. Kailangan kita. Kailangan-kailangan kita, Clarence. Halos pabulong kong wika sa kanya. Kaagad kong naramdaman ang mahigpit na pagyakap nito sa akin. Hinalikan pa ako nito sa noo bago sumagot. Kailangan din kita, sunshine. Promised. Gagawin ko ang lahat. Maging masaya ka lang sa piling ko. Sagot nito. Presensya mo palang masaya na ako eh. Sige na nga. Masyadong delayed ng pagpupunas ko ito sa'yo. Bitaw na't nang mapalitan na kita ng damit. Malambing kong wika sa kanya, sabay kala sa pagkakayakap. Masyado pa namang mababaw ang luha ko nitong mga nakaraang araw at baka maiyak na naman ako. Inabot ko ng bimpo at inumpisahan itong punasan sa kanyang mukha. Nakangiti naman itong hinayaan akong gawin ng trabaho ko. Hindi din ito umaangal at nagiging cooperative naman hanggang sa hubarin ko ng kanyang suot na t-shirt at inumpisahan ko ng punasan ang kanyang katawan. Oh, I really love it. Narinig ko pang bulong nito. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. Patapos ko ng punasan ang katawan nito nang maramdaman kong paghawak nito sa kamay ko. Namumungay ang mga matang tumitig ito sa akin. Gusto kong punasan mo din ako sa ibaba. Wika nito sabay senya sa ibabang parte ng katawan. Kagad naman akong tumango. Yun naman talagang bala ko, ang punasan tumula ulo hanggang paa. Kaya lang masyadong atat itong mahal ko. Tinatantya ko pa nga kung paano first time kong gagawin ito sa kanya na hindi siya masasaktan. Na hindi masasaging ilang mga sugat nitong hindi pa masyadong magaling. Sa ospital kasi hanggang mukha, leg brace at pa lang ang ginagawa kong pagpupunas dito.
Ngayon, nagdadamad na siya sa buong katawan. Kaya ko naman sigurong gawin. Dalawa lang naman kami dito sa kwarto at ilang beses ko na rin namang nasilayan ang hubad nitong katawan. Maingat kong hinawakan ang suot nitong cotton shirts at unti-unti yung binababa. Ramdam ko pang panginginig ng aking mga kamay dahil sa ginagawa ko. Kailangan kong mag-ingat dahil baka masagit pang kaliwa nitong binti. Hindi pa magaling yun na tayo ko siyang masaktan. Hindi ba masakit? Uwika ko sa kanya pagkatanggal ko ng kanyang shorts. Tumango ito. Napansin ko pang malakit na pagtitig nito sa akin kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Hubarin mo na rin ang brief ko, Sunshine. Sobrang sikip na kasi eh. Hindi na makahingang alaga ko. Uwika nito. Kagad na dumakong tingin ko sa gitnang bahagi ng katawan niya. Partikular na sa parteng natatakpan pa ng brief nito at hindi ko maiwasang magulat. Kagad kasing tumambad sa mga mata kong bumubukol na yon. Napalunok pa ako ng makailang ulit bago muling tumingin sa mukha ni Clarence. Bakit ganyan? Pabulong kong tanong. Kanina pa siya ganyan. Namimiss ka na talaga siguro eh. Sagot nito na may halong panunudyo ang boses. Hindi ako nakasagot. Sige na, Sunshine. Gusto ko na rin magpalit ng underwear. Ang init na kasi eh. Nakangiti nitong wika. Tumangok at gamit ang nanginginig kong kamay. Dahan-dahan kong hinawakan ang garter ng kanyang brief. Bahala na nga. Maraming beses ko na nakitang alaga nito at hindi ako dapat kabahan ng ganito. Well, dahil mahal ko si Clarence, handa kong gawin na lahat ng makakapagpaligaya sa kanya. Buong puso kong ibibigay lahat ng gusto nito. Pagkababa ko ng brief ni Clarence, kagad na bumulaga sa paningin kong tayong-tayo nitong pagkalalaki. Kagad kong naramdaman ang pag-iinit ng pisngi ko dahil sa nasaksihan. Narinig ko naman ang mahina nitong pagtawa at ang paghawak nito sa kamay ko. Nang dumakon tingin ko sa mukha ni Clarence, kagad kong napansin na matinding pagnanasa sa mga mata nito. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Kiss me, Sunshine. Halos pautos na wika nito, para naman akong robot na kagad na napasunod sa gusto nito. Dinuko ang kwito at mabilis na kinintala ng halik sa labi na mapupusok naman kaagad niyang tinugon. Hindi na ako nagtaka pa kung gaano to kapusok ngayon. Bastang alam ko lang, masaya ako sa ginagawa naming dalawa ngayon. Parang hindi malang ito dumaan sa matinding aksidente kung panggigilan niya ako. Hindi ko akalain na sa kabila ng injury na tamo nito ay mas may ipupusok ko pala na natira sa sistema na isang Clarence Velasco. Teka lang, baka kumapano ka niyan? Hindi po pwede't baka mabinat ka. Pigil ko dito na mapansin ko nag-uumpisa ng maglumikot ang mga kamay nito. Mas lalo pa itong naging agresibo ngayon. Konti na lang, Sunshine. Sobrang namiss ko itong gawin sa'yo. I need you now. Sagot nito habang ang leg ko naman ang pinagkakabalahan nitong papakin. Hinayaan ko na lang siya. Aaminin ko na nakakadarang din ang ginagawa nitong paghalik sa akin. Gustong gusto ko rin naman itong pagbigyan. Gusto kong ipadama din dito kung gaano ko siya kamahal. Pwede bang pakihubad na rin ang saplot mo sa katawan? I want to see your naked body. Mahinang anas nito sa akin. Kahit sa boses ito ramdam kong kanyang pagnanasa. Hindi ko na namalayan pa na nakadagan na pala ako dito kaya naman kaagad akong bumangon. Isa-isa kong hinubad ang lahat ng saplot ko sa katawan habang tahimik naman itong nakatitik sa akin. Gusto kong ibigay sa kanya lahat ng makakapagpaligaya sa kanya. Lahat gagawin ko para kay Clarence. Gusto kong maramdaman itong nasa tabi lang ako nito palagi. Pagkatanggal ko ng sarili kong saplot sa buo kong katawan, muli akong tumitik sa mukha nito. Kitang-kita ko sa mga mata nitong matinding paghanga. Hindi ko naman mapigilang sipatin ang tingin ng galit na galit nitong alaga. Ramdam ko ng kagustuhan nitong maangkin ako ngayong araw at hindi ko ito bibiguin. Ako magpapaligaya sa kanya ngayon dahil alam kong wala itong kakayanan na kumilos katulad ng dati dahil hindi pa ito masyadong magaling dahil sa aksidenteng kinasangkutan. Alam kong kaya kong gawin ang ginagawa niya sa akin noon. Kakayanin ko alang-alang sa pagmamahal ko sa kanya. Seryoso kong tinitigan si Clarence. Naupo ako sa tabi nito at kaagad na umangat ang kamay nito. Diretso sa magkabilaan kong bundok kaya hindi ko maiwasang mapaigtad lalo nang maramdaman kong salita nitong nilalaro-laro magkabilaan kong nipol. Humugot pa ako ng malalim na buntong hininga upang maiwasan kong pag-ungol kasabay ng paghawak ko sa kamay nito para pigilan siya sa kanyang ginagawa. Hayaan mong ako naman na magpaligaya sa iyo ngayon. Nakangiti kong wika habang hawak ang kanyang kamay. Nagtatanong ang mga matang tumitig ito sa akin.
Sinulyapan ko pang nangangalit itong pagkalalaki bago nakangiting hinawakan yun. Ramdam kong pagigtad ni Clarence dahil sa aking ginawa. Oh shit, Sunshine. Come on, what are you doing? Mahina nitong ano sa akin. Kagad naman ako umusog papunta sa pagkalalaki nito. Hinaplos ko yon gamit ang dalawa kong kamay kaya naman lalong dumoble ang laki at haba nito. Lalo kong naramdaman ang paglulumikot ng katawan ni Clarence dahil sa aking ginawa. Kung noon siyang palaging kumikilos para pareho kaming maging masaya sa ibabaw ng kama, ngayon ako naman. Gagawin ko sa kanyang ginagawa niya din sa akin bago ito na aksidente. Hindi na ako nag-atubili pa, hinagod ko ng tingin ang pagkalalaki nito't inamoy yon. Bahala na, susubukan ko lang naman kung kaya ko bang gawin sa kanyang tumatakbo sa isip ko ngayon. Wala nang hiya-hiya pa, dinilaan kong ulo nito sa babat kaagad kong narinig ang impit na pag-ungol nito. Hudyat yun para lalo kung ganahan sa aking ginagawa. Oh shit, Vanessa. You don't need to do this. Halos paungol itong wika sa akin. Hindi ko ito pinakinggan pa. Hindi ko din alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob na meron ako ngayon para gawin ito ngayon kay Clarence. Ah, shit, Sunshine. What are you doing? Bulong ulit nito at lalo kong naramdaman ang lalong pag-aklas ng sandata nito. Hindi na ako nakapagpigil pa. Mukhang nagtagumpay ako sa plano kong pagpapaligaya sa kanya ngayon. Kita naman sa reaksyon ng kanyang katawan. Oh God, enough, Sunshine. Ayaw ko sumabog sa bibig mo, please. Narinig ko pang wika nito. Sinunod ko naman ang gusto niya. Alam kong konti na lang ay lalabasan na si Clarence. Kabisado ko ng galaw ng katawan nito sa ilang ulit na may nangyari sa amin. As you wish, Clarence ko. Nakangiti kong wika at kaagad na pumesto sa ibabaw nito. Ang galing mo, Sunshine. Narinig ko pang bulong ni Clarence at tinawakan ako sa bewang. Kaunti na lang. Faster. Faster. Malapit na ako. Wika ni Clarence. Hingal na hingal akong bumagsak sa ibabaw nito dahil sa matinding pagod. Kaagad ko namang naramdaman ang paghila nito sa makapal na comforter para itakip sa hubad naming katawan. Ilang saglit na katahimikan din ang namayani sa aming dalawa. Hingal na hingal kami pareho kaya naman hindi ko maiwasang mapapikit at lalo kung sinubsob ang mukha ko sa leeg nito. Naramdaman ko naman ang paghaplos dito sa likod ko tang buong pagsuyin tong paghalik sa aking noo. I am sorry, napagod ka ba? Narinig ko pang wika ng makabawi na to. Umangat ang ulo ko at tumitig sa mukha nito. Kaunti lang, gusto mo round 2 pa eh. Sagot ko na may kasamang biro. Kaagad ko narinig ang malakas itong pagtawa, sabay pisil sa pisngi ko. Pilya ka, ginulat mo ko dun ha? Nakangiting wika nito. Kaagad din ako napangiti tuluyan nang umalis sa kanyang ibabaw. Alam ko mabigat ako tayo kung mahirapan to. Nahiga ako sa kanyang tabit niyakap siya. Sobrang napagod ako sa performance natin ngayon, Clarence. Pwede bang dito na lang ako matulog sa tabi mo? Naglalambing kong wika. Masuyo nitong hinaplos ang mukha ko bago sumagot. Sure, simula ngayong araw. Dito ka na sa kwarto ko. Ipapalipat ko na lahat ng gamit mo dito sa kwarto ko, Sunshine. Dahil simula ngayong araw, gusto kong katabi kita sa pagtulog palagi. Sagot nito. Hindi na ako nakaimik pa dahil sa pinaghalong pagod at puyat sa ilang araw at gabing pagbabantay sa ospital at kaagad akong nilamon ng antok. Huli kong naramdaman na masuyo nitong paghalik sa labi ko at ang pagbulong nito ng I love you sa akin.